Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ang subject natin ngayon is paano kumuha ng crankshaft deflection. Meron ako ditong diagram kung paano ang procedure ng pagkuha ng crankshaft deflection. Pero bago tayo kumuha guys ng crankshaft deflection, kailangan make sure na yung engine natin in cold condition. Pangalawa, before measurement, kailangan i-check natin yung deflection gauge. So ito nga pala yung deflection gauge natin. I-check natin yung deflection gauge, i-press natin ito, yung finger natin. Kailangan yung dial gauge niya mag-return siya in original position to make sure na wala siyang problema. So pangatlo, kung loaded siya or ballast, kailangan recorded yung drop niya and temperature. So, pag nag-start tayo ng crankshaft deflection, kailangan yung indicator valve naka-open. Itong deflection gauge, ikakabit natin siya dito sa B1. Ito. Kailangan yung angle niya is 30 degrees bottom dead center. Sinisit ko na itong deflection gauge sa positive 20. Yan. Para madali ko siyang ma-identify kung nag-positive siya or nag-negative. Kasi kung naka-zero siya, mahirap siya ma-identify kung negative siya or positive. Nailagay na natin itong deflection gauge sa B1. Naiset na natin siya sa 20. It means 0. Yung turning ng crankshaft natin is forward. Forward siya, forward. From B1 to port side. Nandito na ngayon yung deflection gauge sa port side. So ang position ng piston niya, ito na yon, nasa gitna siya. Ito yung position ng crankshaft. Nandito yung deflection gauge, nasa gitna yung piston sa liner. Ang next naman natin ay top dead center. Ikutin natin ulit yung crankshaft forward papuntang top dead center. Yung position ng piston, nasa taas siya sa bukana ng liner. So, ang position ng deflection gauge, nandito sa baba. Ito yun. Ngayon, next natin, yung starboard side, exhaust side. Ikutin natin yung crankshaft forward. Ang position ng crankshaft natin ganito. Nandito yung deflection gauge, nasa gitna yung piston. Tapos ang next natin yung B2. Ito yung position niya ng deflection gauge, ito 30 degrees siya. Tapos ang piston niya nasa bottom. Pag ang reading mo nag-negative siya, ito ang magiging result niya. Nag-shrink siya. Pag positive naman ang result, ito ang magiging position ng crankshaft. Nag-expand siya. Ang purpose ng crankshaft deflection para ma-detect natin yung misalignment ng main bearing. Proceed na tayo sa pagkuha ng crankshaft deflection. Ipakikita ko sa inyo kung paano ito ginagawa in actual. Thank you.
Yes, kailangan natin ang mirror light para makita natin yung yan na yung pink niya. Lagyan natin siya sa natin siya sa 20. Let's consider that 0 na siya. Okay, tama na. As per manual, mag-start tayo na ng crankshaft deflection sa crankshaft is negative 0.05. So, nandito tayo ngayon sa exhaust side. So, ang reading niya, negative 0.03. Guys, nakikita nyo 20. So makikita nyo pag press ko ito papasok, nagdidikatin siya. Yan, nakikita ko nagdidikatin siya. Okay, good night. So ngayon, nasa concept siya. So ang reading niya ay 0.03. Natin sa tap dead center yung piston. So nasa bottom na yung ano natin, yung deflection gauge natin. So check natin yung reading. Dahil di makita, dami tayo ng pero. So ang reading nyo guys ay negative 0.1. So ikot natin kabila papunta exercise. So ang reading niya is negative 0.04. Okay, ikot.
0.01. So ayun guys, tapos na tayo kuha ng ano, ng crankshaft deflection. I-check naman yung radial movement ng crankshaft. Tapos hammer test sa connecting rod bolt. Tapos check din natin yung mga supplies na required sa deflection. Tiempo, Tiger. Sumusumarok ko lang siya.